Hai mga kachapopoy. Pasensya na kayo guys kung hindi ako nakapag-live kaninang tanghali. Ayan, kasi meron akong bigla ang lakad. Kamusta mga kachapopoy? So kasi nadya ko rin guys na maging gabi yung live natin ngayon. Kasi alam ko karamihan po sa mga nagaantabay ng live natin is katatapos lang ng kanilang review. Alam ko may mga review center kayo na nararapat naman talaga guys na bago kayo mag-take ng board exam, dapat talaga mag-review center kayo. Kaya sinadya ko talaga guys na kahit papano, pag weekend, dapat pala gabi tayo nagla-live. Tapos, pag weekdays, yan, siguro pwede umaga. And Julius Mendoza, magandang hapon. So, nagpagupit kasi ako. Ang haba na ng buhok ko eh. Pinagupitan ko na siya. So, kamusta po ang inyong araw? Yan. Sana po mapayapa po ang inyong araw ngayon. Yan. Ryan, magandang hapon. Ay! Nalaglag. Kaloka. Anong nangyari? Parang lumaki yung ano ko. Lumaki. Tutuwa naman ako dito. Maayong gabi. Magandang gabi po. Baka pwede CDI po, ma'am. Guys, marami na tayong CDI lecture nung nakaraan ah. Nag-CDI na kayo. Alvin Cabanyas, magandang gabi. Mardi, hoy, magandang gabi po. Ayan. Ayan, si Rachel Manalo, magandang gabi. Kenty John Ver Pedilino, shout out from Oriental Mindoro. Felix Villarreal. Ayan, si Dan. Guys, ang itatopic natin ngayong gabi is about juvenile. Ano napili ko si juvenile naman. Kasi baka mamaya ano kayo eh. Tadtad na kayo sa intro to cream. So kaninang umaga, pinasadahan ko ng paunti ang introduction to criminology natin. Nabi ko guys Hindi ko naman minamahal ng tigyawat, pero yung tigyawat ko minamahal ako. Ayan. Core ad na lang po. Siguro guys, next time na si core ad. Yan, medyo i-juvenile ko muna ng kaunti. Alam ko guys, kasi pagod na kayo. Karamihan sa inyo pagod na. Cream low po, ma'am. Gusto niyo talaga yung low? Maraming loko-loko. Pabati po from Daet, Jaymar Caballero. Hello po. Ayan guys, pag-aaralan natin ang mga gusto nyo. Basta napili ko ngayong gabi is juvenile. Juvenile lang tayo. Pasadaan lang natin ng konti ang juvenile. Why guys? Ang juvenile po, pwede nyo yan ma-apply sa CDI kasi mga batas din yan. Pag hindi mo alam ang proseso ng juvenile, yayariin ka naman pagdating sa probation. So, medyo dito mo makikita ang pagkakaugnay ni correction sa kani juvenile. Bakit? Kasi sa juvenile po, meron tayong tinatawag na child probation law. Tapos pagdating sa correction, meron kayong adult probation law. Okay, nandiyan ang PD603 and then the PD968. Ayan na. Okay? So, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa mga nagbibigay na stars. Thank you po.
So guys, ano po ba meron kay juvenile? Ang pag-aaralan natin sa juvenile guys, syempre bata. Okay, kung meron tayong tinatawag na criminal justice system, meron din tayong tinatawag na juvenile justice system. Okay, isang sistema na kung saan sinasabi dito kung ano ba ang mga proseso na pagdadaanan ng mga bata na nag-commit ng krimen. Okay, so kung sa adult guys, ang tawag sa pag-aaresto natin ay arrest. Ano naman ang tawag guys sa pag-apprehend sa bata o sa paghuli sa bata? Ang tawag dyan ay initial contact with the child. Ulitin ko. Kapag adult ang pinag-uusapan natin at kailangan mong hulihin, ang tawag ay arrest. Pag adult, matanda. Pero pag bata ang pinag-uusapan natin, ang tawag sa pag-apprehend sa bata ay initial contact with the child. Okay? Bibigyan ko lang kayo guys ng mga pahapyaw na ano yung pagkakaiba na ginagamit natin sa matanda sa criminal justice system na ginagamit naman natin na iba sa tawag sa juvenile justice system natin. Okay? Nandyan din yung tinatawag natin guys, intelligence. Ano ba yung intelligence kapag ginagamit natin guys sa law? Sabihin sa adult. Sabihin kaalaman sa kanyang ginawang sabihin, aware siya kung tama ba or mali, alam niya ba ang kahinatnan na o resulta ng ginawa niyang krimen. Yung sinasabi nating intelligence. Ibig sabihin, alam mo ba ang tama at mali? Ibig sabihin, yung ginawa mong krimen, alam mo ang consequence. Equivalent dun sa matanda, intelligence. Ano naman ang tawag pagdating naman sa bata? Which is ang bata daw ay may kakayahan, may kaalaman na ang alam niyang ginawa niyang krimen, aware siya kung ano magiging consequence. Ang tawag dito, discernment. Okay? Ulitin ko ha. Pag adult ang tawag natin, di ba sa elements guys ng intentional and culpable, nandyan ang intelligence, freedom, and intent. Meron din kayong intelligence, freedom, negligence, and imprudence. Nakita niyo yung elements niyan. Ng dolo, saka ng kulpa. Pero pagdating dito sa bata, ano ang tawag sa bata na may alam sa consequence ng kanyang ginagawa? Yan ang discernment. Okay? Tinanong ngayon sa board exam. According daw sa RA 9344 o yung tinatawag natin na Juvenile Justice Welfare Act of 2006, yan ang RA 9344, anong edad daw ang makukonsidered na full of irresponsibility? Age of full of irresponsibility. Sige nga, tignan natin. RA 9344 guys ha. Anong edad daw yung makukonsidered na may edad na full of irresponsibility? Sige nga. Sige, patingin. Anong edad? Anong edad? Ayan guys, medyo inano kayo sa application ha. Gusto nyo batas-batas ha. O sige. Tayo sa batas-batas. Patingin na mga sagot. Nawala yung ano no, yung bigay ng stars. Hindi ko yata napindot. But anyway, maraming salamat po talaga guys sa inyo. Ma'am, ask ko lang po, mga ilan po taon naman po yun? Parang binalik niyo sa akin yung tanong. Ako yung nagtatanong. Very good. Below 15. Okay. So, pag below 15 guys, siya yung sinasabi sa according sa 9344 na full of irresponsibility. Na kung saan guys, once na sila nakapag-commit ng krimen, sila ay makukonsidered na hindi wala silang criminal liability, but meron silang civil liability. Okay, kasi considered nga silang full of irresponsibility, exempted sila guys. Okay, dyan yung may encounter yung pagkakaiba ma'am ng exempted, dun sa sinasabing suspended, yan, may may encounter na kayong suspended, okay, may encounter na kayo dyan na
without discernment. Ayan. Okay? So guys, ibig sabihin lang, yung mga exempted sa criminal liability, sila yung mga may edad na full of irresponsibility, which is the below 15 under the RA 9344. Okay? Isa pa sa mga pwede nating makonsider na exempted sa criminal liability is yung mga bata na ang edad daw. Ano yung daw? Ano yung edad na yan, guys, na without discernment? Yung mas mataas sa 15 pero hindi aabot ng 18 without discernment. Sila din ay pwedeng automatic exempted from criminal liability. Sabi ni Eugene, sana araw-araw po may live. May natutunan ako dito kaysa sa online class. Huwag naman ganun, guys. Nine above, bakit parang may nababasa? Anong 20 years old? Yan, saan nyo napupulot yan, guys? Yan na, nabi, nagkakamali na. Ayan. Okay. What is civil liability po sa bata? Ibig sabihin lang, guys, yung babayaran ng magulang, yung katumbas na nakumit na crime ng bata. Okay? Kaya di ba meron tayong civil liability, tapos meron tayong criminal liability. Ang criminal liability, minsan ang katumbas niyan, guys, pagkakakulong. Ang civil liability naman, ang katumbas niyan is babayaran mo yung katumbas ng krimen na ginawa mo. Okay? So yan, guys, ha, pwede nyong ma-encounter yan kay CDI. Okay? Ulitin ko, guys, sa mga bagong pasok, ano po ang edad na makukonsider nating full of irresponsibility under the RA 9344? Under the law of RA 9344? Ano po? Sila? Yung full of responsibility, ha? Below 15. Tanong, ma'am, kasama po ba si 15? Tingnan ko kung below 15 ba talaga. I-sure nyo yan, guys. I-sure nyo ba kung below 15 o kasama ang 15? Anong tama? Below 15 o kasama ang 15? Sabi, ma'am, parang nasabi mo kanina below 15. Alam niyo, guys, sa mga gusto kong tinatopic sa juvenile yan. Kasi napapaikot-ikot ko kayo dyan eh. Tanong, sa full of irresponsibility, kasama po ba si 15? Yes or no? Kasama ba ang 15? So, para tayong nag-aano dito eh. Oh. Meron ba po ba kayong yero dyan? Kasama po ang 15. Okay? Kasama po ang 15. Okay? Ulitin ko, guys. Kasama po. So, 15 below. 15 and below. Yan ang tamang term. 15 and below. Kasama po si 15, guys. 15 and below. Okay? So, ang papasok, guys, sa RA 9344 na may with discernment, yung mga e-exceed ng 15. Ibig sabihin, above 15 pero below 18. Ulitin natin, guys, para hindi malilito. Ang full of responsibility, ang edad po. Tanggalin nyo na, guys, yung without discernment. Mamaya muna yung without discernment. Dito muna tayo sa 15 and below. So, i-correct nyo, 15 and below. Sila po ang edad na full of responsibility. May nagtanong, sabi ni Pasag pa, ma'am, how about the 15 and one day? Sorry, may ano pa yung ubo ni ma'am keyword. Di na po kasama, guys, ang 15 and one day kasi nag-exceed na siya. Ibig sabihin, lumagpas na siya. Kailangan po ay 15 lang and below. Okay? 15 and below. Kasama siya, guys, ha? Kasama as well as, yes, very good. Sabi ni Joshua, very good. As well as the over 15 but below 18 without discernment.
Okay, without discernment. So medyo anihin lang natin, ha? Very good, very good. Tanong, eh ma'am, sa PD603 naman po, o yung tinatawag natin Child and Youth Welfare Code, anong edad naman po ang makukonsidered natin na edad na full of irresponsibility? Tingnan nga natin. Share nyo naman guys, i-share nyo naman ang ating live. Yan. Pwede ba ang maglambing sa inyo? Pwede nyo bang i-share, i-like ang ating live para naman makita rin ang ating mga kasama nyo guys na nagre-review. Okay. PD603 na tayo guys, PD603. Lilinawin ko, anong edad po ang makukonsider natin full of irresponsibility? Nako. Bakit may above 18 kayo dyan? Teka lang, ano yung above 18? Ninababasa akong above 18. Salamat po sa pag-share. Ang edad guys na full of responsibility, take note nyo to guys, ha? isulat nyo to, ay ang edad na 9-year-old and below. Okay? 9-year-old and below. Okay? Pansinin nyo guys, parang bakit ganun ma'am? Mas mababa po ang mga ang PD603 kesa sa RA9344. Tanong, ano po ang nauna sa dalawa, ma'am? PD603 po ba o 9344? Ano nauna? RA9344 o PD603? Ah, siguro tong mga ano na to, mga nagbe-below 15 is yung ngayon pa lang nakapasok, kaya ngayon sila nagsasalita. PD603. Okay po, very good, very good. PD603 po guys ang ating nauna. Then next naman, ang nag-amend sa kanya is the RA9344. Dinadahan-dahan ko lang kayo guys, ha. Tignan nyo, medyo makakakuha kayo dito ng mga konting knowledge. Ano ang tawag, ma'am, sa mga batang nag-commit ng crime under PD603? Lumabas sa board exam yan guys. Ano po ang tawag sa bata na nag-commit ng crime under the law of PD603? Sige nga, lumabas po sa board exam yan. Binabasa ko guys. Yung iba, sumagot kayo. Ano, yeah, i-share nyo po. I-share nyo po ang ating live. Ano ang tawag sa bata na nag-commit ng krimen under the law of PD603? Youthful offender. Okay. Ulitin ko po. Anong tawag sa bata nag-commit ng crime under the law of PD603 o yung kilala natin Child and Youth Welfare Code? O, pa-shoutout po sa top 1 namin. Si Ice Ma'am, si Bryl J. Acido. Tumama si Eugene, youthful offender, PD603. Eh, pagdating naman, ma'am, sa RA9344, anong tawag sa batang nag-commit ng crime? Very good. Child in conflict with the law. O, yung tinatawag nating CICL. Okay.
Minababanggit na ako, guys, ha? Minababanggit na ako. Ano ang tawag natin sa PD603? Child and Youth Welfare Code. Anong tawag natin sa RA 9344? Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Okay? Tanong. Anong tawag, ma'am, sa batang nag-commit ng crime under the PD603? Youthful Offender. Ano po ang tawag sa batang nag-commit ng crime under the RA 9344? Child in Conflict with the Law. Okay? Ano po ang edad na makukonsider natin full of a responsibility under the law of PD603? 9-year-old and below. Anong edad po ang makukonsider natin na full of a responsibility under the law of RA 9344? 15 and below. And above 15 and below 18 without discernment. Okay? Sila yung mga bata na exempted sa criminal liability. Criminal liability lang po. Okay po? So, ano naman, ma'am, ang edad na age majority? Ano yung age majority naman, guys, ng PD603? Ano po ba, ma'am, ibig sabihin ng age majority? Dahan-dahanin lang natin, ha? Dinadahan-dahan ko lang kayo. Tinitignan ko, guys, kung hanggang saan ang kakayahan ninyo mag-absorb ng juvenile. Total, alam ko na discuss na sa inyo yan. Okay. Ano po ang ibig sabihin na age majority? Legal age under the PD603. Ano daw yung edad makukonsider natin legal age under the law of PD603? Okay, pagdating naman, ma'am, kay 9344, ano naman po ang age majority ng RA 9344? Okay. Don't worry, guys, didiscuss ko pa rin naman. Tinatanong-tanong ko lang naman kayo. Yan. Nakikita niyo, guys, ano pagkakaiba na ng dalawa? Dalawang batas pa lang yan pinag-uusapan natin, ha? Dalawang batas pa lang. Pero yan, kailangan yung i-apply yan kay CDI. Okay? So, ang age majority naman ng RA 9344 ay 18 years old. Okay? Meaning to say, guys, once na ikaw ay tumungtong na sa age of majority, you are now considered emancipated. Okay? Ano po ba, ma'am, ibig sabihin ng emancipated? Ibig sabihin, freedom from parental authority. Pag tumungtong ka na po ng legal age o age of majority, magkakaroon ng emancipation, na ang emancipation po, ang equivalent po niya is freedom from parental authority. Hindi na saklaw ng magulang mo ang mga parang mga decision mo sa buhay bilang isang adult. Okay? So, magandang lecture sa amin to, especially kami ang aabutan ng RA 11131. Very good, guys. Very good. Anong batas naman, ma'am, yung nag-lowered na the age of majority from, ginawa nito, guys, ha, ginawang mula from 21 going to 18 for the purpose of EO 209 o yung tinasabing Family Code of the Philippines. Anong batas daw, guys, yung nag-lowered ng age of majority na from 21, ginawang 18 years old? Anong batas yun? The RA 6809. Tatlong batas na. So, at least, guys, nakikita nyo kung ano, gumbaga, ang lalim na pala, ma'am, ng juvenile. O, kala nyo, guys, yung mga ano natin, yung mga medyo mababaw-babaw na topic sa juvenile. No, inumpisahan ko na kagad kayo, guys, sa application niya. So, dapat
sa mga basic pa lang, familiarize na kayo. Sa mga basic pa lang, dapat hindi na kayo nalilito. Dapat alam nyo na kung ano yung sinasagot ninyo. Okay? Ano ulit yung emancipation? Is the freedom from parental authority. Ma'am, ano naman po ang tawag sa mga bata na may tendency na kapag hindi na agapan, ay pwede o may possibility na maging isang kriminal? Vulnerable sila. Ibig sabihin, once na hindi ito maagapan ng magulang o ng kanilang guardian, pwedeng mag-commit ng crime sooner or later yung bata. Anong tawag dun sa mga bata na yun? Na may tendency. Halimbawa, yung mga being abused sa kanilang magulang, yung mga bata guys na pala absent talaga sa kanilang school, hindi na talaga pumapasok, ibig sabihin hindi na talaga naagapan, yung mga bata guys na minamaltrato ng kanilang magulang kaya nagre-rebelde, anong tawag sa mga bata na yun na pag hindi talaga sila naagapan, hindi sila natulungan, ay pwedeng mag-commit ng crime. Child at risk. Very good. Galing ah. May nakikita nga status offense. Guys, ang status offense po, ito yung hindi makukonsidered na crime pag matanda ang gumawa. Pero makukonsidered naman na antisocial kapag bata ang gumawa. Yan ang status offense. May nagtanong, ma'am, ano po ba pagkakaiba ng abandon sa neglected child? So, titignan natin guys, bigyan ko kayo ng pahapyaw. Sa categories ng mga bata, o the categories of the children, meron tayong tinatag na dependent, abandoned, neglected, emotionally disturbed, physically handicapped. Sila yung mga makukonsider nating disabled child. Ibig sabihin, yan ang generic term ng mga binanggit ko. Bitin ko ha. Ano po yung generic term niyan? Disabled child. Okay? Disabled child. Ano-ano yung mga categories of children makukonsider natin disabled child? Nandiyan ang tinatawag na dependent child, abandoned child, neglected child, physically handicapped, emotionally disturbed, and mentally ill. Ano-ano pagkakaiba nila? Okay? Medyo kabisado nyo na ba? Di ba parang hugot lang yan guys eh. Parang dependent. Nakadepende ka lang sa pagbibigay ng attention sa'yo ng jowa mo. Biro lang. Pag sinabi nating dependent child, sila yung mga bata na makukonsider natin nakadepende sa public support. In short, yung mga namamalimos sa kalsada. Sila yung mga may magulang or mga walang magulang, pero nakikita nyo guys na lahat yung mga palad nila, nangihingi sila ng limos sa public. So, ang tawag sa kanila ay dependent child. Okay? Papa, nakadepende. Nakukuha po? Dependent. Kaya mga keyword nyo lang ha. Pag sinabi naman nating abandoned child, okay? Ano yung abandoned child? Iniwan ka. Okay? Di ba parang sa relationship, iniwan ka ng walang paalam. Walang, no proper parental care. Okay? In short, deserted. Iniwan ka talaga. Pwedeng iniwan ka sa tiyahin mo. O kaya naman, bilang tatay, hindi mo sinusustentuhan, hindi mo sinisilip yung anak mo. Yan ang makukonsider nating abandoned child. So, may dalawang batas dyan, guys, na kumbaga maraming nalilito. Yan. Nandiyan ang PD603 na makukonsider daw, guys, na abandoned child ang isang bata once na umabot at least 6 months
na wala talagang parental care ang isang magulang sa kanyang anak. Sabihin, iniwan niya talaga. Inabandon na niya talaga yung kanyang anak sa loob ng at least, umabot ng at least 6 months. But, the amended of, ano yung nag-amend dyan? The RA 9523. Ang RA 9523, guys, sila naman, ito naman ang batas, guys, na nagsabi na makukonsidered ng abandon ang isang bata kung umabot na ito at least 3 months. So, medyo pinaikli. Kasi sa PD 603, 6 months. At least 6 months. Pero pagdating sa 9523, guys, makukonsidered ng abandoned child ang bata kung umabot ito at least 6 months. At least 3 months. Okay, sorry. PD 603, 6 months. At least 6 months. 9523 is at least 3 months. Okay? Kaya lalo na, guys, sa mga tatay dyan. Naku! Lalo na, guys, pag naging pulis na kayo. Huwag na huwag nyo, guys, nimding, kumaga, magpakalalaki kayo. Huwag nyo iiwan sa area yung mga nabuntis ninyo. Ginawa-gawa nyo yan, di ba? Kaya dapat lang, panagutan nyo yan. Kawawa naman yung bata. Tandaan nyo, ang karma po, digital na yan. Okay? So, medyo malino tayo. Ma'am, marami kasing nalilito sa pagkakaiba ng neglected sa abandon. Pag sinabi kasi natin, guys, abandon, as in talagang ginosting ka. Tama ba yung word ko? Ghost, ginost ka. Kaya iniwan ka talaga nang walang paalam. Okay? Hindi ka na binalikan. Okay? Ang neglected child, guys, ito naman, kahit nandyan yung magulang, pero wala, hindi niya na po provide yung needs niya. Nakita niyo na pagkakaiba? Mas maganda na nga, guys, yung iniwan ka nang walang paalam kahit papano, 'di ba? Makaka-get over ka. Kesa naman, guys, yung nandiyan nga sa tabi mo pero wala ka, parang hindi ka naman nakikita. Okay? Humugot na naman si Miss Keyword. Okay? Anyway, tignan natin pagkakaiba. Si abandoned child, talagang dinisert siya. Iniwan talaga siya. Okay? Si neglected child, guys, sila naman yung mga bata na kahit nandyan yung mga magulang nila, hindi na po provide yung kanilang pangangailangan, yung mga needs nila. In short, napapabayaan sila. Diba may nakikita kayong mga bata, guys, na yung mga magulang nagbibingo, tas yung mga anak nila malnourished na? Yan ang makukonsider nating neglected child. Hindi na po provide yung needs ng bata. Guys, lumalabas sa board exam yan, ha? Lumalabas sa board yan. Okay? Ano naman, ma'am, ito naman, ano man pagkakaiba ng mentally ill sa mentally retarded? Simple lang, guys, ang mga dinidiscuss ko. But trust me, pag hindi mo naintindihan to, yayariin ka sa board exam. Lalo na kung dyan umikot, halimbawa lang, sayang ang 10 items. Okay? Kumbaga, 10 items na nga lang. Kung halimbawang 10 items na nga lang ang kukunin kay Juvenile, hindi mo pa nasagot. Kaya hindi advisable, guys, sa board exam, yung namimili ka ng subject. Lalo na, kung namili ka ng subject, tas yung hindi mo gustong subject, hindi mo naman masagot ng maayos, eh, yari ka lalo. Medyo ano natin, ha? So, nakita nyo na pagkakaiba ng abandon sa dependent. Okay? So, let us proceed to mentally retarded. Pag sinabi natin, guys, mentally retarded, mahina lang ang kanilang pag-iisip. Kumbaga, socially incompetent sila. Okay? Hindi sila masyadong, hindi sila marunong, guys, na normal na tao. Ibig sabihin, ang IQ nila is mababa lang. Hindi makukonsidered na normal ang kanilang IQ. But hindi sila baliw. Kuha? Ibig sabihin lang, mababa lang po ang kanilang, kumbaga, pangbata lang ang isip nila. Kahit tumatanda na ang edad nila, ang kanilang pag-iisip ay pangbata. Yan ang mentally retarded. Ano pagkakaiba nito kay mentally ill? Ang mentally ill, guys, sila naman yung mga bata na meron ng problema sa pag-iisip. Okay? Nakita ka agad pagkakaiba?
pag mentally retarded, mahina lang ang pag-iisip. Pero pag mentally ill, may diferensya na sa pag-iisip. Okay? So, di ba katulad, mentally retarded guys, yung mga katulad po nila, Boyet, di ba yung meron tayong sa television natin na, Aubrey, mahal kita kahit na, Okay? So, yun yung pwede natin makonsider na example sa mentally retarded. Okay, pero yun sinasabi nating mentally ill, as in talaga guys, hindi na nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Kasi kinakailangan na sila ng talagang proper attention, professional help. Kumbaga sila yung mga makukonsider nating may degree of severity ng kanilang sakit. Okay, kasi mentally ill na, mayroon ng pag misira na sa kanilang pag-iisip. Very good, sabi ni Michael Alvarez, pag retarded is considered mahina ang maturity. Okay? Sabi, yung mentally retarded, sabi ni Jason, yung mentally retarded po ba ma'am, mababa lang yung IQ nila na kasing baba po ng 3-year-old na bata? Yes! Okay? Ang mga example guys ng mga mentally retarded, sila yung sinasabi nating custodial, trainable, educable, and borderline. Sila din ang makukonsider nating idiot and moron. Sino ba si idiot? Ang idiot po, sila yung mga bata, ang pag-iisip, na hanggang 2-year-old lang ang kakayahan nila. Ibig sabihin, tumatanda na yung edad nila, pero hanggang 2 taon lang po ang kanilang kakayahan mag-matured. So ano yung common na attitude or behavior ng mga moron? Tignan mo lang guys, imagine mo lang, 2 taon na bata, ano ang common na hinahawakan o hinahanap niyan? Diba dede? Yan, dede, 2-year-old. So imagine mo, kung ikaw ay late 20s na, pero ganun pa rin ang pag-isip mo, gustong pa rin ng dede, you are considered now moron. Kasi pang 2-year-old lang ang isip mo. Ano naman po ang idiot and moron. Si idiot po, guys, correct ko. Pag idiot, 2-year-old. Pag moron, 7-year-old. Ulitin ko po, guys. Nagbabasa kasi ako ng ano. Ulitin natin, ha? Pag idiot, 2-year-old. Pag moron, 7-year-old. Okay? Na-correct po ba? Guys, sa mga nagsusulat, pa-correct po. Pag idiot, 2-year-old. Kung ano yung paliwanag ko kanina, guys, na 2-year-old, sila yung tumatanda ang edad, pero ang maturity nila hanggang 2 taon lang. Si moron naman, sila yung mga bata, ang pag-iisip na hanggang 7-year-old lang. Okay? So, keyword lang ha, si Ted. Custodial, trainable, educable, and borderline. Umpisaan mo guys sa 0 to 25. Okay? Ulitin natin. Umpisaan nyo sa 0 to 25. Sabi, may mga kaibigan ako ma'am, dede lagi hanap. Parang iba naman yata yun guys. So pag gusto dyan, 0 to 25 ang IQ. Pag trainable, lumabas sa board exam to guys. Pag trainable po, CTEB. Ang keyword mo, CTEB. Yan. CTEB. Gusto dyan, 0 to 25%, trainable 25% to 50%, educable, diba? Mahilig si Miss Keyword sa mga keyword, diba? Educable naman 50 to 75%, and then borderline o low normal, sila naman ay merong 75% to 89%. Nakukuha ba?
Kaya yung mga tinapik ko lang guys ngayon is yung mga common lumalabas talaga sa board exam. Pero ang medyo matindi dyan guys, may, ang kailangan kasi meron talaga tayong whiteboard. Don't worry guys, pag uwi ko, at nag-lecture kasi ako, pag uwi ko sa bahay meron kaming whiteboard, magsusulat ako. Tuturuan ko kayo kung paano ang process guys ng child probation law. Okay. Pwede naman yung, kunyari natapos tong live natin, pwede nyo ulitin to. Share nyo guys ha. So, sa Monday and Tuesday po, nasa Manila ako, magtuturo po ako ng face-to-face po sa AMICI. Introduction to Criminology and Juvenile po ang aking ituturo. Wala na yung mga split ends ko. Kaya lang dry na dry yung buho. So medyo pag-aralan nyo guys yung mga adoption. Oh, anyway, tignan natin guys si adoption. Anong tawag guys sa nag-a-adopt? Anong tawag sa mga nag-a-adopt? Anong tawag po sa mga nag-a-adopt? Wow! Akain tayo, guys! Wow! Ang sarap! Anong tawag sa mga nag-a-adapt? Saan tissue? Na-adaptee. Nag-a-adapt guys ha. Halimbawa ako, gusto ko mag-adapt ng bata. Anong tawag sa akin? Walang sasagot ng adaptor ha. Mamaya may adaptor kayong isagot dyan. Diyos ko po. Sa kuryente po yung adaptor. Adapter. Adapter guys, yan yung nag-aampon. Okay? Nagutom. Ang kain tayo guys. No. Hindi ko alam ang tawag sa kanya, pero sa yung mga bibili na ano eh, Pringles ba tawag dito? Sarap. Adapter guys. Anong foster parent? Guys, ano tayo guys? Pang juvenile tayo. Adapter. Anong tawag naman, ma'am, sa aampunin? Aampunin pa lang. Anong tawag sa batang aampunin pa lang? Yan. Pag aampunin pa lang po, ang tawag ay adaptive. Pag sinabi naman nating mag-aampon, ang tawag po adapter. At kapag naampon na siya, ang tawag sa kanya adapted. Okay? Ang tawag sa proseso ng pag-aampon, adoption. Anong tawag sa nag-aampon? Adapter. Anong tawag sa inaampon? Adaptee. Anong tawag sa naampon na? Adapted. Anong tawag sa pag-aampon? Adoption. Okay? Kasi alam nyo, hinihiling ko talaga na lahat kayo nagsisikap sa mundong to. Nagsisikap makapasa sa board exam. Makapasa sa board. Lagi ko kayong sinasama sa panata ko, guys. Kahit hindi ko kayo kakilala ng personal, pero alam ko na kayo yung mga krimino, magbo-board exam. Lagi ko talagang pag nananalangin ako, sinasabi ko, Ama, lahat po sana ng mga bata na titake ng board exam sa criminology,
kung papalarin po, ilahad mo ang kanilang, ilahad mo po yung kamay mo, basbasan mo sila, tulungan mo sila, ibigay ang, ibigay mo yung talino mo sa kanila, Ama. Magamit nila ito. Parang, para at least, di ba, maibigay niyo na yung mga gusto niyo na pangarap ng mga magulang niyo. Okay? Tandaan niyo guys, walang ibang hinahangad ang magulang niyo kundi mapabuti kayo. Kaya, wag na wag kayo mawawalan ng pag-asa guys. Wag na wag kayo mawawalan ng pag-asa. Lagi niyong iisipin na lahat ng mga paghihirap ninyo, darating ang time, ibibigay sa inyo yan. Basta malinis yung puso nyo guys. Sabi nga, ang ano nga ni Miss Keyword, diba? Ang coach ko sa sarili ko guys at ang coach ko sa mga estudyante ko. Walang pangarap na hindi pinaghihirapan. Basta malinis yung puso mo, makakamtan mo yan. Okay? So medyo nagpahapyaw lang ako ng medyo motivation sa inyo guys. Kasi kung di nyo namamalayan, mabigat yung naging topic ko kanina. Binatas ko kayo eh. Okay? So gusto ko lang ma-high moral pa rin kayo. Kasi alam ko, yung iba frustrated na eh. Yung iba nawawala na ng pag-asa na mamaya ko na mag-review central kasi baka mamaya hindi na naman matuloy ang board exam. Pagsubok lang yan guys. Pero iba kapag natanggap nyo na yung lisensya ninyo. Okay? Kaya nandito lang ang ACLE Mentoring by CHOPS guys para maging gabay ninyo, para magturo sa inyo. Okay? Marami kasing nagsasabi na wala naman daw kaming bayad, ba't nagla-live pa kami? Di ba parang ganun eh, parang may nagsasabi na pakitang tao lang daw ang pagtulong namin. Guys, malalaman nyo naman guys kung pakitang tao lang pagtulong namin. Simulat sa pool, alam nyo yan. Okay? So, tama, all is well. Always positive. Always put your trust to God. So, let us proceed guys to illegitimate. Okay? Ano po ba ang ibig sabihin ng legitimate? Pag sinabi natin guys, legitimate. Ano ba meron dyan kay legitimate? Born inside the marriage. Ibig sabihin, ang bata po, isinilang, nakasal ang kanyang magulang. Okay? Pag legitimate po, ang bata, nung nabuhay siya, isinilang siya, kasal ang kanyang magulang. Okay? Ano naman ang illegitimate? Pag sinabi nating illegitimate, born, nabuhay ang bata outside. Kasi parang may nagpilosopo sa akin, ma'am, ibig sabihin ba outside, nasa labas yung bata habang kinakasal yung magulang? No! Huwag nyo gagawin guys, minsan biro yun. Minsan siguro pagbiro lang, walang problema. Pero kung bibiruin mo, baka maloko ka sa board exam. Pag sinabi nating born outside the marriage, the illegitimate. Okay? Pag sinabing illegitimate, ibig sabihin lang, live-in lang ang magulang mo. Hindi sila kasal. Okay? Although yung apelido mo, nakuha mo sa tatay mo, pero hindi sila kasal, you are considered illegitimate. Ano naman, ma'am, ang legitimated? May ED, past tense. Ibig sabihin, late ka na, naging legitimate. O, ano ma'am meron doon? Ibig sabihin, nabuhay ka, hindi kasal ang magulang mo, then, siguro, mga napag-isipan ng magulang mo na sila na talaga, tinadhana na talaga sila, may forever na sila, nagpakasal ngayon sila. So, ikaw ngayon, nasa labas na, ibig sabihin, buhay ka na, saka lang sila nagpakasal, you are considered legitimated. Katumbas ng legitimated, guys, ang legitimate. Okay? So, yan, lumalabas sa board exam. Yan, ha? Lumalabas sa board. Pag diniscuss ko, guys, ang, siguro sa mga ano na, next time, pag nag-live ulit si Miss, kasi bukas may lecture si Miss Keyword, tuloy-tuloy, 4 days ang turo ko guys. Kaya pipilitin ko ang mag-live pa rin sa inyo. Ituturo ko guys yung ano,
Yung pagpinatay si nanay ni illegitimate child, anong kaso? Mapahapyaw lang. Okay. Sabi ni Paul Carolino, ma'am, kapatid po ba kayo? Ah, paano mo nalaman kapatid ako? Yes. Iba-iba man na religion natin, guys. Alam naman natin na basta mabuting tao ka, pagpapalain ka ng Diyos. Okay? So, adopted naman, ito naman yung dumaan sa adoption. Naging legitimate ang status niya through adoption. Okay po? Ma'am, sa videos niya sa human behavior, kompleto na po yun. Sa YouTube, guys, may mga... Actually, guys, meron akong mga... Sa mga hindi aware, ha? Kompleto po ang aking videos sa YouTube. Sa Acclimentoring by Chops sa... tawag dito? Sa YouTube po. Pansinin niyo, guys. Doon, di ba, parang... Bakit namin dina-download sa YouTube yung kompletong turo namin? Kasi hindi naman... Sabi na natin, guys, na oo, kailangan ng tao ang pera. Pero ako kasi naniniwala ako, guys, na kaya ako binigyan ng kakayahan magturo ng ama ay para maibigay ko. Kumbaga, para maitulong ko rin to sa iba. Kung ano ang meron ako, alam ko na sinasabi ng ama sa akin, ng Diyos sa akin, na dapat i-share ko rin ito sa iba. Na huwag kong isasarili ito. Okay? So, ma'am, ano pangalan po sa YouTube? Kung ano po ang pangalan ng aming page? Acclimentoring by Chops po. Sabi ni Makarapang, ma'am, shout out po. Second placer namin sa ICC, si Damax Masa. Saan local kayo, ma'am? Ah, sa ano po ako? Local ng Barrio Obrero, Metro Manila West. So, medyo pinapiyawan ko lang, guys, yung mga ibang parte ng juvenile. Actually, ang haba niyan. Pero, dinadahan-dahan ko kayo para in case, gusto ko kasi mayroon talaga akong whiteboard. So, I hope na susulat-sulat nyo po yung kinakailangan nating topic. Okay? So, juvenile, guys, bata yan, ha? Child yan. Tanong pala sa inyo, guys. Anong edad yung pwede mong masabing child? Anong edad ang makukonsider mo child? Hindi nga. Anong edad po? Ang edad po natin, guys, is below 18. Very good. Below 18 po. Yan ha, tatandaan nyo. Ibig sabihin pala, guys, dapat pala sinulit nyo yung pagiging bata nyo below 18. Para at least, pag nag-commit ka ng krimen, kaya lang, yari ka naman. Kasi kapag ikaw nalaman may discernment ka, yari ka. Hi! Sa mga bagong pasok po, pwede nyo pa rin naman ulitin, guys, ang lecture ni Miss Keyword after nating ma-finish ito. Okay? Tandaan nyo, guys, si Miss Keyword po, nagkaroon ng 5 nung college. Ma'am, proud ka pa, may 5 ka nung college, ha? Yes! Bakit? Ito kasi ang naging sandigan ko para makapasa sa board exam. Sana ko naging 5, guys. Correction. Non-insti. Yan ang naging 5 ko nung college ako. So, hindi ako, guys, top-notcher. Hindi ako cum laude. Hindi talaga makukonsidered nakikipagsabayan ako nung college ako. Actually, ma-enjoy ko pa nga, guys, na mag... Ay, ma'am, anong-aning ganun? Party-party. Talagang hindi ko akalain na kapag nakagraduate ako ng criminology, may board exam pala. Okay? Pero sabi ko nung board exam ko, kailangan mataas ang mga exam ko this board. Kaya nun, ano yung nagtulak sa akin, guys, para magseryoso sa buhay? Tinitigan ko yung mga magulang ko. So, para makapasa, para maging motivation nyo, guys, yung magulang ninyo. Ngayon, kasi pandemya ngayon eh, nahihirapan na kayo, di ba? Puro pagsubok lang yan.
Pero once na ikaw may pangarap ka para sa magulang mo, na iiwanan ka guys ng ibang tao eh, pero ikaw lang ang magtatayo para sa sarili mo, para mabigyan mo ng magandang kinabukasan yung magulang mo. Sabihin mo sa kanila na, ma, pa, nanay, tatay, pag nakapasa na ako sa board exam, ako naman ngayon. Ako naman po ang magpo-provide ng pangangailangan nyo. Ako naman po ang magpo-provide ng mga gusto nyo. Ako naman po ang bibili ng mga pangarap nyo. Ako naman po ang magpapaligaya sa inyo. Okay? Kasi guys, tandaan nyo, hindi matutumbasan ng pera guys ang kinabukasan na pinapangarap sa inyo ng magulang ninyo. Okay? Parang ako, sa totoo lang guys, bago ako naging lecturer, maraming hindi tumanggap sa akin review center, hindi daw kasi ako marunong magturo. Pero sabi nga eh, ang naging paninindigan ko guys, as long as wala akong tinatapakang ibang tao, as long as gusto ko yung ginagawa ko, ipagpapatuloy ko to. Kasi darating ang time, may mga tao makaka-appreciate sa ginagawa mo. Saka pangarap ko talaga guys na mabigyan ng kotse yung tatay ko. So, kasi ang papa ko, is taxi driver lang. Nilang yan ha, nila lang. But, proud ako kasi nakapagtapos kami ng pag-aaral dahil sa papa ko na high school graduate lang. Imagine, ang papa ko is high school graduate pero nakapagtapos niya kami. Sabi ko sa sarili ko, magpo-provide ako na, ibig sabihin, ibibigay ko yung pangarap ng papa ko na makabili ng sarili niya sasakyan. Kaya lang, nung may kakayahan na akong bumili ng sasakyan guys, naputol yung paa ng papa ko. So, yung parang late na. Kaya kayo, hanggat may chance, hanggat may panahon para makabawi kayo sa magulang ninyo, gawin nyo. Iba kasi kapag late na, ibig sabihin, iba kapag hindi mo na naibigay yung pangarap mo na para sa mga magulang mo. So, hanggat nandyan sila, gawin nyo na yung best nyo. Hanggat nandyan sila, ibigay nyo na yung mga bagay na gusto mo ay pangarap mo sa kanila. Okay? So, I hope guys may natutunan kayo at the same time, meron pa rin kayo na, tawag dito, may nakakatok ako sa puso ninyo. Huwag kayong mag-alala, babalik at babalik si Miss Keyword sa pagla-live. Hindi, bukas, tatry ko pa rin mag-live sa harapan ninyo guys para magturo. May whiteboard na tayo nun. Si uuwi na kami mamaya. Okay? So, JP, hello po. So, basta guys, naniniwala ako, papasa kayo sa board exam. Lahat ng mga nanonood sa Acclimentoring Bechops, ngayon, papasa sa board exam. Okay? I love you all guys. God bless you. Tuturuan ko kayo. Tuturuan kayo sa juvenile. Sa juvenile guys. So, pinahipiyawan ko lang kayo, ha? So, meet ng aking ex na. So, bye-bye! Salamat guys. Salamat sa tiwala.